So hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, wala, magkukwentuhan lang tayo about sa, I think, pinakasikat na love team ngayon. And kumbaga parang ngayon lang ako naging fan girl ganyan ng isang love team. Though mga sikat yung mga love team dati, but ngayon iba yung kilig sa kanila. Kahit small things lang, kikiligin ka talaga. Alam mo yun? Yan, so habang mag-ayos ako ng aking mukha, kasi pupunta ako sa Binyagan. But habang nag-aayos ako, let's talk about Kat din! O, Kat din, oo. Sobra-sobra yung, kumbaga yung puyat ko, kita nyo naman, ay bagot ko, puyat ko sa pananood ng Kat din, ano. Hindi ko alam kung ako lang or pati kayo. Ayun, so ewan ko kung ako lang yun. Kasi pagka nakikita ko yung mga lumalabas na videos nila, grabe, nakakakilig. Kahit wala silang ginagawa, alam mo yung parang lamdam mo yung kilig to the bones, no? Kahit nga yung paghawak-hawak lang ni Katren kay Tisoy, kakaiba talaga. I mean, may something. At ang hindi ko malaman dyan, siguro, after work, pag maghawak ako ng cellphone, tsaka mag-scroll sa TikTok, sila agad yung nakikita ko. So, ano nangyayari nito? Hanggang pagtulog ko sa gabi, sila pa rin yung pinapanood ko. Di ko alam kung kayo din ha. Pero parang laging sa gabi lumalabas yung mga new videos tsaka new moments ng Kat din. So, ang ending, mapupuyat ako. Hais! Mapupuyat ako ng kinikilig. Char. Nga, diba? November 13 yung ano, yung showing nila noon. Talagang hindi ako makatulog kasi ang OA. Inaantay ko talaga yung showing na yun. Kahit ako lang mag-isa ang manood, talagang papanoorin ko yun. At yun nga yung nangyari. Pagkalabas ko nun sa trabaho nung November 13, talagang ano, last full show yung pinanood ko. Kasi hindi ako makatulog eh. Gusto ko na panoorin yung ang tagal nilang pre-promote yun. And grabe, sulit. Hindi ka magsisisi sa panonood mo. Ano, hello love again. Well, nung una kasi syempre may Katniel pa, no? Katniel pa. May Katniel pa. Kaya yung hello love goodbye, parang ayoko siyang panoorin. Well, hindi naman ako ano eh, hindi naman ako fan ng Katniel, but I love Katreng. Pero hindi ko alam, parang hindi ko feel panoorin yung Hello Love Goodbye before. So knowing siguro may ibang ka-love team si Kat. But ngayon, iba yung hype kasi single na si Kat. Naintindihan nyo ba ako? Iba yung kilig sa kanilang dalawa, lalo na si Tisoy. Grabe, ang glow niya ngayon. Siyempre si Katrin din, always glowing, no? Pero iba, pag magkasama sila, parang may light na lumalabas na kita mo talaga sa mukha, sa mata, sa ngiti, sa tawa na they're enjoying each other, you know. Just go po. During promo pa lang nila na ano na ako eh, na attract na talaga ako sa pinaggagawa nila, kaya ayun, ending, fan girl na ako ng Kat din. So ako lang to ha, ako yun ha. Iba yung kilig nila. Kung for promo lang yon, well, happy pa rin ako kay Katrin tsaka kay Tisoy. Kasi, parang genuine. Nakikita ko genuine naman. Ay, yung pa! Yung mga interview ni Kat din. Well, grabe. Yung mga interviews nila na may laman, kulang na lang eh. Halukay natin yung laman na yon sa mga Kat din fans dyan. Parang double meaning palagi yung pinaparating nila. Sana, hoping na, well, hindi lang sa real, but pati sa real, in real life, no? Kasi iba eh, more projects pa sa kanila kasi iba yung chemistry nila ngayon. So knowing na pareha silang single,
iba. Hindi sa, syempre, kapag ka nagkakaroon ka ng love team, ganyan hanggang love team lang. No? Pero hopefully ngayon, dahil syempre matured na sila, tsaka nasa right age na sila, sana maging Sarah sila and Mateo Godicelli. Alam mo nga, nung nanood ako noon, after work, November 13. Grabe, mag-isa lang ako noon. Tapos ang dami talaga, puno talaga. Puno, puno, puno yung sinihan. Tapos sa bandang gitna na ako kasi wala na sa taas eh. Pero maganda pa rin yung view ko doon. And ang nakakatawa nito, meron akong hoodie. Kasi feeling ko kikiligin ako ng sobra doon. At yun nga yung nangyari. Alam mo yung mga kilig since sila? Nagtatalokbong ako ng hood. Tapos sinisikapan kong ganun. Tapos syempre, wala akong matapik sa tabi ko kasi hindi ko kasama yung friends ko. Parang pigil na pigil ako sa ganon. Ewan ko kung ako lang yun. Pero papanoorin ko ulit siya kasama yung friends ko. Kasi parang ang saya sa feeling kapag may kasama ka na friends. Tapos alam mo yung kilig moments nila. Tapos magsasapakan kayo dyan. Sa akin, kung hindi nyo pa napapanood, kung hindi naman kayo fan ng Kat Din, well, just watch it. No? Worth it kasi parang ang dami nilang nire-represent dun sa movie na yon. Well, overall, hindi ako nakulangan sa, kumbaga, as a Kat Den fan. Wow! Woo! Hindi ako nakulangan sa, ano nila, sa acting nila. Kasi, yun yung pinaportray nila. Hindi ko malaman kung bakit kailangan, dapat daw ganito si Alden, dapat yung parang sa 5 breakups, ganyan. Well, hindi naman kasi yun ang character ni Ethan. So, hindi natin masisisi na ganun yung acting. Kasi yun si Ethan eh. Yun yung pinoportray niya. Alam nga namang malungkot siya sa buhay. Tapos, bilang magsisigaw siya. Oh, hindi na siya binalikan ni Catherine. Kinamang ka naman eh. Wala Diyos. So, deserve nila kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon. And alam natin na madami silang pinagdaanan bago marating itong, kumbaga, well, highest grossing Filipino film. So, congratulations, wow! No? Deserve na deserve nila parehas yun. Huwag nating ipagkain ang congratulatory. Basta, ako magiging Kat Den fan ako. Sana more projects pa sa kanila. And hindi ako magsasawa kung manuari ng kanilang mga projects sa sinihan. More projects sa kanila kasi, well, kumbaga parang yes, sikat tayo sa mga rom-com, but iba to eh, para siyang ano, Sarah G level na mga katandem niya si John Lloyd, well, yan o. Oh. Tsaka, eto ah, gusto ko, grabe si Joros, naalala ko siya lagi sa Sarah G film. Yung mga movies ni Sarah G. Diba? Yung A Very Special Love, yun yung mga sequel nun. Grabe si Joros din dun. Halos, grabe talaga yung pag-acting ni Joros. Natural na natural. Tapos, hindi siya OA na, hey, maiinis ka. Ito, sobrang natural na. Matatawa ka talaga, as in. Sorry, spoiler alert. Pero, alam ko naman napanood nyo na siya. At, well, deserve niya yung award for supporting actor. Sana manominate. Sa mga Kat Den fans dyan, ano lang tayo? Wait lang tayo sa mga ayuda. Mabibigyan din tayo. Taisin muna natin yung pagpupuyat. Eh, sana may kapuntahan itong pagpupuyat natin. Ano? Ayan, natatawa nga ako dun sa mga kinocomments sa mga Kat Den fans na even yung mga matatanda, mga ano, Gen Z, millennial, ganyan na, nagiging anemic na daw sila kasi sa gabi lumalabas yung mga ano, yung mga new vids ng Kat Den. So, scroll hanggang sa yon, mapuyat na sila. Grabe, tinitibig ako kahit nagkukwento lang ako. Well, hindi OA, ah, no joke, tsaka sobrang genuine yung kilig ko sa kanila. Quick lang to. Kat Den fans dyan. Hello sa inyo. Isa na ako sa inyo. Hoping na marami pa tayong ayuda na makuha at worth it yung mga ayuda na yon. Okay, I'm done. Tapos, lagyan ko lang ng oil.
Yan. Magsama-sama tayong kiligin sa katbel. Okay. Thank you so much for watching my video, and if hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. If ayaw mo namang mag-subscribe, then thank you so much for watching this video. I hope you had fun watching my vid. Thank you so much. Bye.